Okay, record natin. Okay. Ratio is a mathematical concept ulit, no, na ginagamit natin sa mga different types of problems. Then, ratio is a way of expressing relationship. Again, yung relationship po, meron silang mga similar components, no? May mga magkakaparehas po sila. Then, pwedeng relationship ng number, quantity, substance, degree. No, mamaya malaman natin kung ano-ano yung mga yan. No? Yeah. Then, the numerator is called antecedent. Sa ratio po, sa fraction, ang tawag sa numerator, ang tawag sa number na nasa taas, numerator, and sa number na nasa baba is denominator. No? Dito sa ratio, iniiba po natin yung tawag sa kanya. Kaya tawag po siyang antecedent kapag numerator, consequent kapag denominator. Then, yung ratio po, pwede po siyang isulat sa tatlo. No? Parang three different forms. Yung una, kung may kita nyo dyan sa baba, yung una dyan, ano? 1:3. No? 1:3. Ano po ibig sabihin ng 1:3? Ibig sabihin po noon ay ano po? 1:3. Bali yung colon, binabasa po siya ng is to. Bali yung 1:3 na yan, ang basa po dyan is 1:3. Then, pwede pong division sign. Then, pwede rin fraction sign. No? Pero, dahil ratio po yung pinag-uusapan natin, mas common na ginagamit ay colon or yung is to na tinatawag natin. Ulitin ko po, 1:3. Ang basa po sa kanya is 1:3. Okay, gets po yun. Thumbs up po tayo kung nag-gets natin para dire-diretso tayo. Okay. Okay. Meron tayong example number 1. Then sa example number 1, meron tayong tatlong example sa loob ng example number 1. No? Ayan. Bali, number 1, 6 inches to 2 feet. Kapag po ang given natin is pwedeng ma-convert, no? And sa letter A muna tayo, 6 inches to 2 feet, no? Kapag po ang example natin or yung given natin or yung binigay sa atin na statement is pwede po nating ma-convert, i-convert po natin, no? Kung pwede po ah, 'di ba yung inches pwede nating gawing feet, no? Yung feet pwede nating gawing inches. Convertible silang dalawa. Pero po, sa ratio, ang tinitignan po natin, nagbe-base tayo, kapag kinonvert natin yung dalawa, nagbe-base tayo doon sa pinakaunang given. Diba? Inches, feet. Ano po yung nauna? Inches or feet? Inches. Ayan, inches. Inches. Ngayon po, si inches po ang gagamitin natin base dito. Okay, ito po si Droid, no? Ayan. Bali si Droid. Nakalagay dito, 6 inches to 2 feet. No? Si 6 inches remain lang dyan. Kasi nga, siya yung gagawin natin or gagamitin natin base. No? Then, colon, yung is 2. Then, pakisearch po kung ilang inches ang meron sa 1 foot. Pakisearch po. Try nyo pong i-search. 1 foot is equal in how many inches? Ilan po? Meron po bang nakakaalam kung ilan? 12 po, sir. Ayun, 12. Bali 12, no? 6 inches, 1 foot is equal to 12 inches. Dahil meron tayong 2 feet, ilan yung inches po natin dito? 24 inches. Bali, 6 inches is to 24 inches. Now, gawin na po natin siya in colon form. No? Yeah. 6 is to 24. Then, si 6 is to
si 6 is to 24, pwede pa po silang ma-reduce sa lowest term, no? Saan po sila pwedeng i-divide parehas? Sa 6. Sa 6, no? Bali, kung dinivide natin si 6, sa 6 magiging 1. Then si 24 sa 6 magiging 4. Therefore, our final ratio or final answer is 1 is to 4. Gets po ba yun? Thumbs up po tayo kung nag-gets natin. Kung may tanong, magtanong po agad ngayon. May tanong po ba? Alright, sanay kita pati ko naman. Hindi column set. Pwede naman, no? Pwede namang fraction line, pwede ring division sign, no? Pero kapag po ratio ang pinag-uusapan, mas ginagamit natin is colon, no? Okay. Pero tama po 'yon, no? Kapag pwedeng division, pwedeng fraction line. Tama rin po 'yon. Okay, next is what I put to. Yes. 10 weeks to a year. Yeah. Dahil nauna si weeks sa year, no? Siyempre gagawin muna natin siyang dalawang weeks. 10 weeks to ilang week po ang meron sa isang taon? Pa-search po kung ilang weeks ang meron sa isang taon. Ilan po? Ilan? 52, sir. 52. 52. No? 48 po ang sinabi ni Tapato kanina. Ang ginawa niya doon is parang yung 12. Dahil may 12 months tayo, tinimes niya sa 4. No? Tinimes niya sa 4. Then, kasi meron tayong 4 weeks sa isang buwan. Pero mali po yun. Kasi di ba pag apat na linggo, it's equivalent to 28 days lang, no? 28 days lang. Eh paano yung mga buwan na mayroong 29, 30 and 31, no? Kaya po nadagdagan yung weeks natin na naging 52 weeks. Yeah. Then 10 and 52 pwede na po nating ilagay sa colon 4. Yeah. 10 is to 52. Then pwede pa po natin ma-reduce sa lowest term. Divide po natin parehas sa 2. Magiging 5 is 2, 26. Therefore, yan na po ang ating final answer dahil hindi na siya pwede i-reduce sa lowest term. May tanong po ba? Okay, thumbs up kung walang tanong. Alright. Okay. Then, atid ko lang si Magate, ha. Paalala nyo mamaya, press. Nasa si press. Paalala mo mamaya, anak, yung mga pumapasok sa ano natin, sa room natin para may attendance sila. Hindi po, sir. Okay, thank you. Then, yung number 3, hindi ko na po isosolve, no? Papakita ko na lang sa inyo kasi pa common sense na po ito, eh. Ayan. Kung makikita nyo po dyan sa letter C po, no? 150 milliliters to 2 liters. Then, dahil nauna si milliliters, parehas po natin silang gagawing milliliters. Kaya si 2 liters, i-convert natin sa milliliters. Kung isa-search nyo po, ang equivalent ng 1 liter po, sa milliliter, ang lalabas po is 1,000. Now, dahil meron tayong 2 liters, ilan po ang magiging milliliters natin? 2,000. Yan. 2,000. Bali, 150 milliliters is 2,000. Then, kapag ni-reduce po natin sa lowest term yon, ang magiging final answer po natin is 3:40. 3:40. Yan. Bali, hindi ko na siya sinolve. Common sense na po siya kasi ginawa naman natin sa A and B. Take note po, example number 1 pa lang po tayo.
Example number one. Dako na po tayo sa example number two. Move na tayo dyan. Ayan. Example number two. Ito po, medyo mag-iiba yung pananaw natin sa ratio. Kasi sa ratio, ginagawa natin sa example number one, nire-reduce natin, siya into simplest form, no? Parang yung hindi na siya pwedeng ma-divide. No? Ngayon, gagawin po natin, isi-separate natin yung mga following numbers sa given ratios. For example number one, merong 90. Then, 1 is to 2. 90, then 1 is to 2. No? Mag-iiba po yung pananaw natin. Ha? Wait lang ha. Pakita ko si Droid. Ayan. 90, then 1 is to 2. Ang gagawin po natin dito, kukunin natin si portion ng 1 is to 2 sa 90. Pero po, para mas maintindihan natin, parang magkaroon muna tayo ng simpleng imagination or illustration sa ating upa. For example, magkaibigan kami ni Lois, no, ni Madrona. Meron kaming tatlong mansanas, no? Tatlong mansanas meron kami. Then yung isa kinain ko. Yung dalawa kinain niya po. Wait lang po. Yung isa kinain ko, yung dalawa kinain niyo po. Bali, ang representation po nun, kada makakain ko isang mansanas, kakain si Madrona ng dalawa. Kung kakain po ako ng dalawang mansanas, ilan po ang kakainin ni Madrona? Ayan, ganun. Bali, 1:2, tapos din pag dalawa'y kinain ko, magiging apat yung kanya, pag tatlo, magiging anim, no? Pero po dito sa given natin, ang kabuuan ng mansanas is 90, hindi po 3. Ngayon po, ang gagawin po natin is yung proper solving. No? Ang gagawin po natin dyan, ipa-plus po natin yung dalawa, yung 1:2. Then maglalagay tayo sa bawat isa ng variable x. For example, 1, lalagyan tayo ng x. Nakuha? Ito yun. Then, ipa-plus natin sa 2. Maglalagay ulit tayo ng x. Is equal to 90. Ulitin ko sa mga hindi na-gets. 1:2. Pinag-add po natin si 1:2. Then, nilagyan natin ng variable x bawat isa. Bali, si 1, 1x. Si 2x. Then, pinag-add sila. Then, kapag 1 po ang katabi ni x, nilalagay pa po ba natin? Ilalagay pa po ba natin kapag ano? Hindi na po. Okay. Hindi na. Okay, hindi na. Kaya magiging x plus 2x, ilan po? X plus 2x, ilan po? 2x squared po. Ayun, 2x squared. Mali po yung 2x squared ha. Bali, ganito po ha. Kapag ang given natin, kapag ang given natin or yung operation na given dyan is addition, ang gagawin po natin, ipag-add lang natin yung mga number, no? Pero po kapag multiplication, tsaka po siya nagkakaroon ng exponent na nilalagay natin ng 2x squared, no? Ganun po. Pero dito sa case natin, ang gagawin po natin, ipag-plus lang natin. Bali magiging 3x. Bakit siya naging 3x? 2x, tapos may 1 na katabi dito, si x. 2 plus 1, 3. Then copy yung x. And then equal natin sa 90. Nakuha po yun. Then, dahil may katabi si x na 3, i-divide natin both sides by 3. Yeah. X is equal to 30. Hindi pa po yan ang ating final answer, ha? Yan pa lang ang ating value ng x. Para po makuha natin yung final answer natin, balik po tayo doon sa ating pinaka-topic, pinaka-given na 1:2. No? 1:2. Then, yung 1:2, lagyan po natin ng variable x. x is to 2x.
Yeah. X is to 2x. Then, substitute na po natin yung variable x na nakuha natin, yung value ng x. 30 is to 2 times 30. Yan. Yung x, dahil meron tayong 30 na value ng x, yung x pinilitan natin ng 30. Then, is 2. Yung colon, 2 times 30 kasi 2x galing. Yung x pinilitan natin ng 30 kasi nga ayun yung value ng x. Kaya ang final answer natin is 30 is to 60. Now, may mga magtatanong dyan na, sir, hindi na po ba natin ilo-lowest term yan, i-reduce sa lowest term, or isi-simplify yan? Ang sagot dyan, hindi na po. No? Kasi po, may total number po tayo. Kapag mayroon po tayong total number, ang ibig sabihin nun, kinukuha natin yung portion ng given na ratio. Bali, kinuha natin yung portion na 1 is to 2 sa 90. Ang lumabas is 30 is to 16. Then kapag mapapansin nyo po, kapag inadd nyo yung dalawang number na 30 at 60, babalik tayo sa original na total natin na 90. Gets po ba? Thumbs up po tayo kung nag-gets natin. Kung hindi natin na-gets, magtanong agad. Alright. Okay. Next. Next tayo. 42. Then, 2 is to 5. 42. Then, 2 is to 5. Ano po ulit ang gagawin natin doon sa ratio natin? Ano po ulit? Ipag-a-add po. Ipag-a-add din, maglalagay tayo ng variable x. Variable x. Bali, magiging 2x plus 5x is equal to 42. Then, add po natin, magiging 7x is equal to 42. Ngayon, dahil may katabi si x sa 7, divide both sides by 7. Yeah. Then, equal, ilan po ang variable x natin? Ilan po ang value? 6. No? 42 divided by 7 is equal to 6. Ayan. Then, nakuha na natin si value ng x. No? Balik na tayo doon sa ating pinaka-given na ratio. 2 is to 5. Then, lalagyan natin ang variable x. 2x is to 5x. Then, substitute the value of x. 2 times 6 is to 5 times 6. Yan. Bali, ang final answer natin is 12 is to 30. Yeah. 12 is to 30. Ayun po, ulitin ko po ah. Kapag walang given na kabuuan or total number, i-reduce nyo po sila sa lowest term. Pero kapag meron po, for example dito, 42, yung kanina 90, may mga kabuuan po, ang gagawin po natin, ikukunin natin yung portion. Hindi na po natin sila pwedeng i-reduce sa lowest term. Then kung mapansin nyo po ulit, 12 plus 30 is equal to 42. Yung kabuuan po natin. Okay po ba? Thumbs up po tayo kung na-gets natin. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Next, example number 3 na po tayo. Example number 3, pakita ko si study guide. Saan po ah? Yung yeah. Bali, pakibasa po ano? Kapuwa.
Okay. Okay na, Nak. Nabasa mo na. May narinig ba kayo? Wala po. Okay. Bali, santuyo, Nak. Pabasa naman santuyo. The ratio of Apayas savings of 56,300 pesos to Sofia savings of 10,000 pesos. Yan. Bali, find the ratio of Ekaya. No? Si Ekaya at saka si Sophia, may mga savings sila. May mga ipon sila. May mga naitatabi silang pera. No? Ngayon, titignan daw natin yung ratio nung mga naipon nila. Bali, pakita ko si... Ayan. 56,400 is to 40K. No? Is to 40K. Then, i-reduce po natin sa lowest term. Saan po sila pwedeng i-divide parehas? Saan po sila pwedeng i-divide parehas? Kailing, saan sila pwedeng i-divide parehas na? Okay. Paki-divide nga po sa 4. Paki-divide po sa 4. 56,400 tapos 40K. Pag-divide po sa 4. Parehas sila. Pag-divide po sa 4. Ilan po? 2,100 is 10,000. Ano lang? 14,100 is to 10,000. 14,100 is to 10,000. Yan. Then si 14,100 is to 10,000. Pwede pa po natin ma-reduce ulit sa lowest term. Saan po natin pwede i-divide ulit? 2 po. Sa 2, no? Bali magiging 7,050. Then ito, magiging 5,000. Then pwede po ulit natin marito sa lowest term. Ilan po? Saan po? Saan po natin pwede ginito ulit? Or i-divide parehas? Meron po ba? 2. Okay, sa 2. Okay, sa 2. Paki-divide nga po sa 2. Ito, 2,500 yung kabila. 2,500. Itong 7,050. Nasa 3,000 yan. 3,525. Ayan. Malapit na tayo sa katotohanan. Balik tayo ha. Then, saan sila pwedeng i-divide ulit parehas? Pwede pa po silang mag-divide. Pwede pa po ulit silang mag-divide. Saan po? Sige po, kaya natin yan. Kaya natin yan. 25. Okay. Okay, try po natin. Divide po natin sa 25 parehas. Try po natin. Divide po natin sa 25 parehas. 141 is to 100. Yung 141 is to 100, hindi na po natin siya pwedeng i-reduce sa lowest term. Bawal na po, no? Kasi hindi naman sila divisible sa isa't isa. Therefore, siya na po ang final answer natin. Si Ekaya at si Sophia. Ang explanation dyan, sa kada 141 na may ipon ni Ekaya, may naiipon din si Sophia na 100. Bali, ang final answer po natin ulit, 141 is to 100. Okay. Next! Pakita ko rin si study guide. Number 4. Itong number 4, hindi ko na rin isasolve. No? Pakita ko na lang sa inyo, makinig na lang po. Ha?
A grocery store is having a sale on wine, no? A package of 5 for $3,150. And the same brand in a package of 9 for $5,535, no? Find each unit price and determine which the better buy is, no? Bali, ang tanong lang dyan, ano daw yung mas magandang bibili natin, no? Na package, yung package of 5 or yung package of 9, no? Hanapin daw natin yung unit price ng mga package natin na nandito sa given. Then, kunin po natin. Siyempre, kung makikita natin dyan, kung magmamasda natin, mas malaki naman talaga si 5,000 sa 3,000, no? Pero, kung per piraso po natin titignan, or kung titignan natin kung saan tayo talaga mas maganda yung bibili natin or mas makamura tayo, mas makatipid tayo, tignan po natin. Unit price per package of 5, no? Yung package na yon, merong 5 bote ng wine na nagkakahalaga ng 3,150. Then i-divide po natin yon sa 5 kasi nga 5 yung bote. Ang lumabas po is 630. Sa pangalawa, unit price per package of 9. Yung package naman daw na yon ay merong 9 na bote ng wine sa loob. Then i-divide po natin yung price niya na 5,535 divided by 9. Ang lalabas po is 615. Now, ano ang mas magandang bilhin? Package of 5 or package of 9? Package of 9 po. Ayun. Package of 9, sir. Okay. Kung makikita natin dyan, mas mahal talaga si 5,000. Pero kung mas wise tayo kung bibili tayo, no? Kasi kung, for example, bibili ka ulit, no? Ng wine, ganun ulit. Kung 3,000 plus 3,000, nakaka-6 ka na, no? Then so 5,000, no? Siyam na piraso na, parang isang bilihan na yung ganun. Di ka na uulit-ulit. Bali, since the package of 9 has the smallest unit price, it is the better buy. Parang mas maganda siyang bilhin, mas nakakainggan yung bilhin, no? Okay, nagets po ba yun? Thumbs up po tayo kung nagets natin. Okay. Sino po? Yung si Kakuwa, nak. Nagets ba na, Kakuwa? Diyan ba si Kapuwa? Ayun. Okay. Bali, stop share ko na. Wait lang. Meron pa pala dito. Example number 5. Last example, no? Kapag nag-end po tayo, balik lang lagi sa link, ha? Balik lang agad sa link. Bali, a private senior high school. Pakibasa nga po, Mira, no? In private, senior high school has a staffing policy during educational tour requiring that for every 90 students, there are 3 teachers and for every 30 students, there are 2 tour guides. Palabasa yung ABC. A, how many students per teacher ratio does the school need to assign? B, how many students per tour guide ratio does the school need to assign? C, if there are 90 students in each group, how many tour guide must there be to satisfy the staffing policy? Okay. Bali, ang sabi dyan, a private senior high school daw, meron silang field trip, or camping, or overnight. Basta yun yung mga tinatawag na educational tour, di ba? Then may mga rules po sila and regulation kapag nagkakandakt ng ganun. Kailangan daw, kapag merong 90 students, merong 3 teacher. Then, kapag may 30 estudyante, may 2 tour guides. No? Bali, sasagutin po natin yung A, B, and C. For now, end ko po muna yung meeting, then balik lang po agad kayo sa link dahil meron na lang po tayong less than a minute. No? Bali, stop share ko. Then, balik lang agad sa link ha. Napakasaglit na lang na ito.